Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagpala si Maria at si Elizabeth dahil sa kanilang kagandahang loob sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Habang papalapit na tayo sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang, pagkalooban din dinawa tayo ng Diyos ng lakas ng loob na tumugon sa Kanyang paanyaya. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo, ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Juda, ay sa iyo magmumula ang isang magahari sa Israel, ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa nung unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway at hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon ng kanyang Diyos.
At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang haring iyon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong Mahal, at iligtas mo kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong Mahal, at iligtas kami tanglawan. Ika'y manunumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, Poong Mahal, at iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ang iyong pinagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kanilanman. Kami pagsilagin, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong Mahal, at iligtas kami tanglawan. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin, sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ang handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Salita mong kaloob. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Ngayon po ay ika-apat na linggo ng Adbiento o pagdating. Inaasahan natin, ipagdiriwang natin ang kanyang unang pagdating. Ibig sabihin, yung kanyang kapanganakan. Pasko na. Ano ang tawag natin doon? Ay Pasko. Araw ng kapanganakan ng Poong Jesus Nazareno. At sa loob ng apat na linggo, tayo po ay pinaghahanda. Tayo po ay tinatawag na maging handa sa kanyang muling pagdating, ganun din naman maging handa sa araw ng Kapaskuhan. Ang tanong, handa na ba tayo? Hindi po ito yung paghahanda na sinasabi ng mundo na nakakasanayan natin na para bang para maging masaya ang Pasko, dapat mayroon tayo ng lahat ng material na bagay nang nakikita natin sa mga social media, napapanood sa TV, kasi ito daw, no, yung makakapagpaligaya para masabi nating maligaya ang Pasko kapag nakabili ka ng bagong damit, lahat bago, pati gadget updated, tapos ang daming pagkain sa mesa. Kaya muli, no, babalikan po natin ang bawat mensahe ng bawat linggo sa kung paano tayo dapat maghahanda. Lalo tigit, importante po na sa bawat pagdalo natin sa misa ay attentive tayo. Yung nakikinig tayo. Noong unang linggo ng Adbiento, ang paalala po sa atin ay, sabi po, no, tiyakin ninyo na huwag kayong magugumon sa katakawan, sa paglalasing, at sa mga alalahanin na mga bagay sa mundong ito. Isip din, ha? Ito bang pinoproblema mo? Eh, dapat mong problemahin? Ito bang mga iniisip mo ay talagang importante o medyo nagpapasulsul ka lang, nagpapabuyo ka lang sa mga tao sa paligid mo na para maging masaya ka, eh dapat katulad ka nila. Yan. Naintindihan po ba? Ikalawang linggo ng Adbiento. Paano tayo maghahanda? Paano magiging mas maligaya ang ating Kapaskuhan?
Ang sabi po ni San Juan Bautista, pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad ng Diyos. Diba po, yung simpleng pagsasabi ng sorry, diba nagdudulot ng kaginhawahan, pero kung magmamatigas tayo at hindi tayo hihingi ng tawad at hindi tayo magpapatawad, kahit anong sarap ng pagkain sa mesa, hindi yan sasarap. Kahit ano pang ingrande ng selebrasyon, kung walang pagpapatawad at nagpapatawad, walang ligaya. Hindi tayo liligaya sa Pasko. Noong ikatlong linggo naman, no, nang sindihan natin itong pink na kandila, ang sabi naman sa atin, yung panawagan na maging totoo tayo sa kung sino tayo. Sabi po, yung mga halimbawa, no, kung sundalo ka o kawal, huwag kang mangingikil. Kung ikaw ay tax collector, huwag kang sisingil ng sobra. Ang sabi din, kung meron kang dalawang damit, ibigay mo isa. Ganon din, sa pagkain, ibigay mo. Okay pa ba tayo? Yan. Minsan kasi, no, yung span ng ating pakikinig, ang ikli-ikli na eh. At yung memory natin, ang bilis din nawawala. Kaya medyo, unat-unat din naman, ha? Baka wala na, nakalimutan na natin yung kaka-review lang natin, nakalimutan na. Kaya ngayon, sa ika-apat na kandila dito sa korona ng Adbiento, ibinibigay sa atin itong dapat na maging pagkilos natin, maging disposisyon natin, katulad ng mga karakter sa Ebanghelyo, lalo tigit si Maria. Yung disposisyon ng maging masaya. Sa kabila ng may pinagdaraanan, masaya si Maria. Konting background din. Si Maria, sinabihan na ng anghel, magbubuntis. Hindi pa sila nagtatalik ni Jose. Mabubuntis na siya. Pero inunawa niya, inintindi niya yung plano ng Diyos, kung kaya tinanggap niya ang hamon. Tinanggap niya ang misyon na sumakan ang salita para maging tao. Ang salita. Ang salita, si Jesus, iisa. Yan. Kaya napakagandang halimbawa na dapat natin tingnan, ganun pala kahalaga, ganun pala kaimportante ang pagsilang ni Jesus. Ganun pala kaimportante yung tinatanggap natin si Jesus sa buhay natin. Sa mga kukumpilan po, no? Sana nagiging malinaw. Hindi lang kayo nagpapakumpil dahil bahagi ng requirement. Kasi magpapakasal, mag-a-abroad, kailangan nyo certificate. Kailangan maging malinaw sino ang tatanggapin sa kumpil. Ano ang tatanggapin? Ano ang ibibigay sa inyo ng Diyos? Lahat naman po tayo, ang karamihan, nabinyagan, nakumpilan na. So, may biyaya na ibinigay ang Diyos sa atin. Yun nga lang, malinaw ba talaga sa atin? Naiintindihan ba natin? Kasi po, kapag nasa atin na ang Diyos, katulad ni Maria, kahit anong problema, okay? Hindi tayo
madadaig at mamumuhay tayo sa kalungkutan. Kasi kung nasa atin ang Diyos, makukuha natin at makikita natin ang dahilan para maging masaya. At ganun din naman, yung kaligayahan natin, nararamdaman ng iba. Nagiging maligaya rin sila sa pamamagitan mo o sa presensya mo. Oh, gising. Alam ko, masarap matulog, ha? Pero baka malampasan ka na naman nitong mensahe na ito. Kasi lagi tayong nandito, kasi marami tayong alalahanin, ang dami nating bitbitin, no? Ang dami nating dinudulog sa Nazareno ng mga problema. Eh parang noon pa may problema ka na, hanggang ngayon ba? Ayaw mo bang maging masaya? Eh ang gusto ng Diyos maging masaya ka. Ito na, binibigay na nga sa atin eh, di ba? Yun pala yun. Ganun pala ang ibubunga sa isang taong tumatanggap sa Diyos na kahit mayroon siyang pinagdaraanan, makukuha niya at magagawa niyang magbahagi at tumulong sa iba na nangangailangan. Yung makapagpasaya. Di ba? Masarap po yung pakiramdam na nakakapagpasaya ka ng iba. Kahit na alam mong meron ka eh. Dahil si Maria po nagtiwala at nagtitiwala sa Diyos na hindi siya pababayaan. Nasa kanya na eh. Nawa, no? Yan po ang isa sa mga grasya na hingin natin sa Diyos ngayong mga araw na ito. So, magdidesisyon ka rin. Kayo po, ikaw, gusto mong maging masaya o gusto mong manatili dyan sa estado ng kalungkutan, estado ng pagmumokmok, o move on na. Nasa sayo po. Pero naririto lahat ng tulong, lahat ng gabay, lalo na sa mahal na Birhen, para magawa natin at maramdaman yung kaligayahan na pinaka-aasam-asam natin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kami ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos sa mang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami dumadalangin ngayon sa iyo, Ama, na tulad ni na Maria at Elizabeth, buong galak at kababaang loob nawa naming tanggapin ang manunubos sa aming puso't kalooban. Kami dumadalangin, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging tagapagdala rin nawa ang simbahan ng kagalakan sa sangkatauhan, sa mga nagdadalamhati, may sakit,
mga matatanda at mga may kapansanan, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maging mulat nawa ang mga pinuno ng bayan sa pangangailangan ng lahat, tungo sa makatarungan at mapagmalasakit na pamahalaan, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Igalang nawa namin ang mga karapatan ng mga sanggol sa sinapupunan. Maging mulat nawa kami sa pangangailangan ng mga nagdadalang tao at magsilbing modelo naman ng pagpapakabuti sa kabataang Pilipino. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang mga pamilya at magkakaibigan. Suportahan nawa nila ang bawat isa at maging bukas sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, Ama, sa iyong pag-ibig at galak ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupukay sa iyong kadakilaan, tinarakilan.
lahat sa pilay ay nagpalakad. Iramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Gabay ng mga mahihirap.
iligtas mo ang iyong bayan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang piging na nagbibigay buhay, habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahal ang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ihalay mo po sa Panginoong Diyos iring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Pakitaas din po yung mga picture na ibinigay po sa inyo, mga larawan ng Nazareno at Mahal na Birhen. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Mangkamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na way maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,